Hello guys and welcome back again to my YouTube channel. Ang video po na ito guys ay gaya ng sinabi ko dun sa unboxing ko dito sa mixer. Magkakaroon tayo ng follow-up video. So medyo natagalan lang, so sobrang busy. So ito ngayon, so gagawin ko, ipapakita ko sa inyo guys kung paano i-connect ang titanium mixer to sound card, to PC or laptop. So bago yan, so bago natin gagawin yan, ay meron pala tayong makakailanganin ng mga cables. Okay? So ano-ano bang mga cables na yun? So ipapakita ko sa inyo yung mga kakailanganin natin na cables. So ayun guys, nakita nyo na kung ano mga cables ang mga kakailanganin natin. So ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba siya i-connect. So ngayon, uunahin natin kung paano siya yung setup dito sa mixer natin. Okay, so uunahin natin yung RCA. Okay, so bali sa RCA guys, kung gagamitin nyo siya, i-connect nyo sa sound card, kailangan nyo ng dalawang set. Okay? So ito yung RCA natin. Ayan, so mapapansin niyo guys, may kulay na red at saka white. Ayan, so sana nakikita nyo. Okay, so mapapansin niyo rin dito, may kulay siya. So may out. Ayan. At meron siyang in. So ayan, so itong red, dito natin siya isasaksak sa red, sa R. So yung white naman dito sa left. Okay, so gaya ng sabi ko kanina guys, kailangan natin ng dalawang set. Kaya ang ginawa ko, pumili ako ng dalawang set. Okay. So ito siya. So ito yung pangalawang set. Ayan. So ganun ulit sa red at saka sa white. Okay, so ganyan po yung setup doon sa mixer natin. Okay, so ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano siya i-connect sa sound card. So ayan na po, nakikita niyo yung setup. So sa out, ayan, makikita niyo sa out at saka sa in. Ayan. So, ang dulo nito guys, ayan, 3.5. Ayan, kung nakikita nyo. Ngayon, isasaksak natin siya dun sa ating sound card. Okay, so ito pong ating V8 sound card. Okay, so Bluetooth siya, version 2. So, kung mapapansin nyo, curve na yung sa side niya. Ayan. Okay? So, curved din sa side niya. So, Bluetooth na rin siya, guys. Okay? So, ngayon, isasaksak natin siya dito sa sound card. Yung dulo. Yung ito. Okay? Kung saan nga ba siya. Okay? So, ito yung sound card. Ayan, patawin natin. Okay? Yung ano, guys? Yung out. Ayan. Yung nakasaksak dito sa out. Papansin nyo. Ayan. Out. Ay isasaksak natin dito sa condenser mic. Okay? Ayan. So ulitin ko, yung sa out, okay, dito sa condenser mic. Okay, so nakikita nyo. Ayan, condenser mic. So ngayon, yung isa naman, yung isang dulo naman na nakasaksak dun sa in, ay dito sa ating earphone. So ayan, so ganyan po yung magiging setup niya sa likod. Okay, earphone sa in, condenser mic sa out.
Okay. So, ano nga ba ang gamit niya? So, bakit natin siya kinukonnect dun sa sound card? So, ang gamit niya, guys, kaya natin siya kinukonnect sa sound card, ay para magkaroon tayo ng, I mean, para magamit natin yung mga, kung anong mga feature na nandito sa sound card natin. So, katulad niyan, so meron siyang effects. So, ang gamit ng sound card, guys, pag i-connect niyo from mixer to sound card, ay yung effects lang. Okay? So, habang nagla-live tayo, kunwari, habang nagla-live tayo, so, magagamit mo yung mga effects na yun. Okay? So, na-try ko na siya, guys, nung nag-live ako. So, okay naman. Nakakatuwa. Okay? Kasi dati kasi, nung wala pa akong mixer, pag nagla-live ako, ang ginagamit ko lang is ang sound card. Okay? So, yun. So, nakita niyo na kung paano siya i-set up. So, ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano siya i-connect sa computer. So, ito yung ating quarter inch jack. Ayan. So, may kulay siya kung mapapansin niyo. May red at saka may white. Okay? So, same thing dito. Red yung right, saka left yung white. So, dito natin siya i-connect sa main out. Okay, nakikita nyo? Yung red, dito sa right. At yung white, dito sa left. Okay, so ayan. So, ang dulo nito ay 3.5. Ayan, sana nakita nyo? Okay, 3.5 mm. Or 3.5 millimeter. Okay. So, ayan. So, ito po yung dulo niya. So, saan nga ba natin siya i-connect? So, i-connect natin to guys, dun sa likod ng computer. Okay? So, kung mapapansin nyo dun sa likod ng computer, may tatlong port siya. So, iba't ibang kulay yun. May blue, may green, at saka may pink. Okay? So, dun natin siya i-connect sa kulay blue. So, yung kulay blue na yun guys, yun yung line in. Okay? Ulitin ko. Yung kulay blue na yun yung line in. So, yun yung sa auxiliary natin. Or sa aux na sinasabi nila. Okay? So, malinaw. So, doon to ito nakasaksak sa kulay blue. Okay? So, ayan. Ipapakita ko sa inyo kung anong itsura nung nasa likod ng computer. So, nakita ko na kung paano siya i-connect from our mixer to sound card, then from mixer to computer. Okay, so nakita nyo na guys. Okay, so bago ko pala makalimutan, para magamit natin yung mga effects na to guys, so kailangan naka volume tayo dito. Okay, para gumana siya. Okay, huwag nyo kalimutan i-volume dito para gumana siya. Tapos yung control nito guys, yung control ng ating mixer, control ng ating sound card at saka dito sa mixer ay dito sa number 3. Ayan o, number 3 and 4. So, ito yung pinaka-control niya. Okay, ito yung volume fader niya. So, dito natin siya na-control. Dito natin siya na-adjust. Okay? So, ngayon, kita ko naman sa inyo kung gusto nyong gumamit ng headset or earphone. So, anong nga bang kakailanganin mo? So, kakailanganin mo ng ganito. Ayan. So, quarter inch. Tapos, yung likod niya ay pang 3.5 millimeter jack. Okay? Ayan. So, medyo nawala na yung kulay, guys. Madali, faded lang kasi siya eh. So, nag-fade siya kagad. Lalo na pagpawisin yung kamay mo. Ayan. So, saan nga ba natin siya isasaksak? Ayan, kung mapapansin mo, may nakaditong phones. Okay? So, dito mo siya isasaksak. Ayan. So, malinaw. So, dito, kung gusto mo mag-headset or mag-airphone, dito po siya nakasaksak. Ayan. So, sana malinaw. Okay, so, ayun. So, gaya nung sabi ko dun sa unboxing ko pa, or dun sa
review ko dun sa nakaraang kong video. So meron din siyang USB. Okay? So meron ako USB dito ngayon. Okay, syempre. Ayan, sasaksak natin siya sa USB. Ayan. So yung control naman ng USB, guys, ay dito sa MP3. Ayan, mapapansin nyo, MP3. Okay? MP3 siya. Okay, dun sa mga hindi pa nakakaalam na hindi nakapanood ng unboxing ko, itong main na to, itong main feeder na to, ito yung nagko-control sa lahat ng tunog. Okay? Sa mic, lahat-lahat, pati sa MP3. Okay, ito yung nagko-control. Yung red na to. Okay? So, kahit nakataas pa yung lahat, ayan, nakataas yung lahat. Okay? Pag ibaba mo yan, mawawala lahat ng sounds. Okay? Ayan. So, ayan. So, dito naman, 1 and 2. So, condenser mic or dynamic mic. So, ngayon, sasaksak ko yung aking condenser mic. So, ito yung sa condenser mic ko. Okay, guys. So, sasaksak natin siya dito. Ayan. So, dyan natin siya isa sa 1 or sa 2. So, kayo na pong bahala kung saan, kasi pwede naman dalawa. Okay? So, pwede siya dalawa. Kaya, kayo nang bahala kung saan mo siya sasaksak. So, kung sa 1, syempre, dito tayo magkocontrol. Sa 1. Kung sa 2 naman, dito. Okay? So, malinaw. So, ayan. So, yan po yung magiging setup natin, guys. Sa condenser mic. So ayan, so sana malinaw sa inyo lahat. So sana naintindihan nyo at sana nagets nyo, guys, kung paano ang connection niya from titanium mixer to sound card to PC or laptop. Okay? So, hanggang dito lang ang video na to. At sana ay nagustuhan nyo. At kung sakali man ay naging useful ng video na ito sa inyo, don't forget to like, subscribe, and hit notification bell para ma-update po kayo sa mga upcoming video. Okay. So, hanggang dito lang po. And thank you so much sa panunod.